Panginoon, nakilangin ang kanyang alam. Purihin siya ang itan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila kundi tayo ang tunay na tuli sapagkat hindi tayo nang hahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sabagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ni naman na may katwiran ako, siya magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa ikalawang araw mula nang ako'y isilang. Ako sa ikawalong araw mula ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugian. Oo, inari kong kalugian ang lahat ng bagay bilang kapalit sa lalong mahalaga. Ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang may pusong tapat, Diyos ay may kagalakang lubos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin suobin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal na napakadakila, lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya.
Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala? Hindi ba? Kapag nasumpungan na'y masaya siyang papasanin ito, pagdating ng bahay, aniyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. At mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito. Hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aaniyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kaniyang kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupo ang lahat.
Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga po na ang pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapaw lalo sa mga taong naliligaw. Uulitin ko po, ang pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapaw lalo na sa mga taong naliligaw. Mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay natagpuan natin ang kwento, ang talinhaga tungkol sa nawawalang tupa at ang talinhaga tungkol sa nawawalang bariyang pilak. Dito po sa mga talinhagang ito, ipinakikita po ni Jesus na ang pag-ibig po ng Diyos sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga nagkakamali, sa mga bumabagsak, sa mga nagkakasala, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagwawala, hindi nawawala. Ito'y nag-uumapaw palagi. Sa talinhaga po lang nawawalang tupa, ipinakita po ni Jesus ang larawan ng isang pastol na iniwan ang 99 na mga tupa para hanapin ang isang nawawala. Sa mata po ng mundo, tila hindi practical yung ginawa nung nasa talinhaga. Bakit mo iiwan ang 99 para lamang sa isa? Parang hindi practical. Ngunit po, sa mata ng Diyos, walang maliit o walang halaga. Sa ganitong paraan po, mga kapatid, ipinakita po ni Jesus na ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa Kanya. Hindi niya nais na mapahamak ang bawat isa sa atin. Patuloy siyang naghahanap at tumatawag sa bawat isa upang makabalik. Marami po sa atin na naririto ngayon, tinawag din ng Panginoon, hinanap tayo ni Jesus, kaya tayo naririto. Tayo nakabalik sapagkat hinanap tayo ni Jesus. May mga pagkakataon sa buhay natin na parang lumalayo na tayo sa Diyos. Subalit ang Diyos ang lumapit at humanap sa atin upang tayo ay ibalik sa Kanyang piling. Ang iba siguro sa inyo, dati ayaw nang sumimba. Subalit, si Jesus ang lumapit at humanap sa atin. Si Jesus mismo ang naglapit muli sa Kanyang piling sa atin. Mga kapatid, ganyan po ang pagpapakita ng Diyos ng Kanyang pagmamahal, lalo na sa ating mga makasalanan. Pangalawa po, bukod sa pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan, ay yung pong kagalakan po sa pagbabalik loob. Napakasaya ng Panginoon kapag ang isang makasalanan ay nagbalik loob. Maganda na dito po sa ating dambana, dito po sa dambana ng Poong Jesus Nazareno, tuloy-tuloy ang ating kumpisalan. Isang magandang pagkakataon upang magbalik loob sa Diyos. Available palagi ang sakramento ng kumpisal, pagbabalik loob sa Diyos. Ang talinhaga naman po tungkol sa bariyang pilak ay nagpapakita sa atin ng isang babae na sinisikap niyang hanapin ang nawawalang bariya hanggang sa ito'y matagpuan niya. At pagkatapos na makita ito, ay ibinabahagi niya yung kagalakan sa kanyang mga kaibigan at kapitbahay. Ganito rin po ang Diyos. Siya po'y nagagalak at nagdiriwang sa langit sa bawat pagbabalik loob ng isang makasalanan. At ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi nagtutuos ng kasalanan bagkos siya po'y naghihintay. Siya po'y bukas palad na tatanggapin ang isang makasalanan na magbabalik loob. Huwag kang mahiya na lumapit sa Panginoon, lalo na sa sakramento ng kumpisal. Gaano man kabigat ang iyong kasalanan, ang Panginoon mas matindi, mas malawak ang kanyang awa. Mga kapatid, tayo inaanyahan ni Jesus sa mga talinhaga. Nakilalanin ang ating sarili, ang ating sariling pangangailangan sa Diyos. Sa pagiging tao, madalas tayong nagkakamali, naliligaw po at nawawalan ng landas. Ngunit tulad po ng tupa o tulad ng bariyang nawawala, hinahanap tayo ng Diyos at tinatawag pabalik sa Kanyang awa.
ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na bumalik sa Kanya. Subalit, magugulat kayo. Hindi hinihintay ng Diyos na tayo ang bumalik. Ang Diyos ang naghahanap at Siya ay bukas palad tayong tatanggapin sa Kanya. Mga kapatid, nawa ang mga talinhagang ito ng nawawalang tupa at nawawalang barya ay maging paalala sa atin na hindi po matatawaran ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Gaano man katindi ng ating nagawang pagsuway, marami sa atin naging pasaway, marami sa atin ang sumuway, subalit hindi mapipigilan ang pag-ibig ng Diyos na dumaloy sa atin. Kahit gaano kalayo ang ating napuntahan, tinatawag tayo ni Jesus, the shepherd's voice, magtiwala ka sa aking pag-ibig. Magbalik ka sa aking piling. Kaya bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, nawa tayo rin ay maging kasangkapan ng Kanyang awa sa pamamagitan ng pagpapakita naman po ng habag at awa sa iba. Kinaawaan ka ng Diyos. Naway kaawaan mo rin ang iyong kapwa. Naway lawakan din ang pangunawa sa iba. Sa mga anak na naririto ngayon, noong maliliit pa tayo, paulit-ulit tayo sa ating sinasabi at inuunawa tayo ng ating mga magulang. Ngayong ang mga magulang natin ay tumatanda, nawa tayo naman ang umunawa sa kanila. Kung may mga magulang tayo na paulit-ulit na ang sinasabi, huwag nating kaiinisan, huwag nating sisigawan, ating unawain sila. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, hilingin natin sa Diyos ang anumang ating hilingin sa dambanang ito ng ating pong Jesus Nazareno. Marami tayong itinataas sa Diyos, Panginoon, tulungan mo kami sa napakarami naming haharapin sa linggong ito. Ang iba sa inyo kukuha ng board exam sa nursing, ano? Ang iba sa inyo haharap sa inyong mga kaibigan, ang iba sa inyo naghahanda para sa mga iba't ibang mga gawain. Itaas natin sa Panginoong Nazareno lahat ng ating mga gawain ngayong araw na ito at ngayong linggong ito. At huwag nating kakalimutan na ang Kanyang pagmamahal ay di masusukat sa kabila ng ating mga pagsuway. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon, ang pastol na nakakakilala sa bawat isa sa ating pangalan. Ialay natin ang ating panalangin sa Diyos, nagtitiwala sa Kanyang personal na pag-ibig sa atin. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang simbahan, naway maging buhay na tanda ng tunay na pagkalinga at buong pagmamahal na pagtingin sa mga tinanggihan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga humiwalay na sa daan ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tinatawag silang bumalik muli. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga kabataang naligaw sa bisyo, krimen o ipinagbabawal na gamot, naway matagpuan ang kanilang tunay na sarili at dangal, at magbalik sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga nagdurusa o sinubok ng karamdaman, naway mapagtanto na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at atensyon na ating ibinibigay. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami.
ang mga yumao na dumaan sa pintuan ng kawan, naway magbunyi kasama ang pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Pinakamahinahong Ama, akayin mo kami sa tamang daan. Pakinggan mo ang aming mga panalangin. Basbasan mo ang bawat isa sa amin sa pamamaraang ikaw ang pinakamabuting nakaalam. Makasunod nawa kami saan man kami dalhin. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sabi maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope
sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa at sumakbilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadeboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Parish Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959 para sa iba pang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasa ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po'y ating dadasalin ang panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa'y magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
sinasamba ka na. Nazareno, itas mo kami sa kasalanan. Ang krus ng pinamatayanan sa gisang ng aming kasal. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nuestro Padre Jesús Nazareno, nuestro Padre Jesús Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, mi Dios y mi Señor.